Amazing morning, everyone. Welcome to I Am Daily, your place of inspiration, awakening, and motivation every day. Our topic for today is the power of words. Guys, the Bible said that the tongue has the power of life and death. So imagine mo yun, yung ating mga salita ay meron itong kakayahan na pumatay o bumuhay, na mga pangarap, na mga potensyal. Kaya ingatan natin lahat ng lalabas sa ating bibig. Kasi maging accountable tayo nun, babalik sa atin yun. So mahirap naman, kawawa kapwa natin. Nagkamali lang, sinabihan mo agad, tanga mo talaga, bobo mo talaga. Huwag ganun. Yung mga anak natin, nagkamali lang, sabi mo agad, ang bobo mo talaga. Ikaw, ang tanga mo talaga. Alam mo ba sa study, 150,000 times ang isang taong nakarinig na mga words na hindi tama at hindi maganda. Pagdating niya ng 17 years old, ang dami niya nang narinig na, hindi mo kaya yan, bobo ka, tanga ka, wala kang mararating sa buhay, ang daming ganun. So nakaka-discourage yun. Kaya paglaki nun, huwag ka mag-expect na gumanda buhay. Kasi nga, subconsciously, yun yung naging belief niya na eh. Hindi, tanga ako, bobo ako, wala akong makarating. So hindi na ngayon siya ngayon mag-umuusad. Hindi kasi lahat ng tao yung natcha-challenge eh. Hindi lahat ng tao ganun. Kaya iwasan natin, instead, mag-encourage tayo. Di ba mas masarap yun? Kung ikaw naman sabihan ng ganun, di ba masakit din sa atin yun? Kaya dapat mag-encourage tayo. Sabi sa Bible, sabi doon na encourage one another and build each other up. Ibig sabihin, lahat tayo magtutulakan, pataas, huwag maghilaan pababa dahil sa mga salitang negatibo sa ating kapwa. Huwag ganun. Iwasan natin kasi lahat tayo accountable sa lahat ng lumalabas sa ating bibig. I-account yun eh. So, importante na isipin natin mabuti bago tayo magsalita. Kung ito ba ay makatulong sa kanya, kung ito ba ay relevant, kung ito ba ay ma-encourage siya, instead ma-depress siya, dapat ingatan natin. So, ito pa ang pinakamaganda sa the power of words, no? Kung walang nagsasabi sa iyo ng mga encouragement, walang nagsasabi sa iyo na ang galing mo, ang lupit mo, grabe ka, idol kita, kung walang nagsasabi sa iyo, ikaw na magsabi nun. Sabi ng Diyos sa Joel 3:10, sabi na, let the weak say, I am strong. So, halimbawa, kahit weak ka, sabihin mo, strong ka. Kasi may power yung words eh. Kaya, pagising mo sa umaga, pasalamat ka sa Diyos, di ba? Dahil ginising ka niya. Sa lahat ng grasya at biyaya na ibigay niya sa iyo. O sa kalakasan. O ngayon, pag punta mo sa salamin, batiin mo yung tao doon. Eh, ikaw yun eh. Sabi mo, good morning, millionaire. Sasabi mo, I am strong, I am happy, I am wealthy, I am blessed. Banggitin mo yun kasi pag pinalagi mong binabanggit yun, belief comes from hearing. So, magiging belief mo yun. Ikaw ay strong, ikaw ay happy, ikaw ay healthy, ikaw ay blessed. Automatic yun. Kasi kung ano yung belief, yun yung magiging action. Yung ano yung action, yun yung magiging result. So yun lang, maraming salamat, keep safe, stay healthy, never give up, see you at the top. God bless.